Minamahal kong mga kapatid, sa araw na pong ito, sa gitna ng ating paghahanda para sa Pasko ng muling pagkabuhay, sa pagdiriwang ng mga kwares ng kwaresma, pinagdiriwang po natin ngayon ang isa sa mga malalakas na at matataas na kapistahan ng ating simbahan, ang kapistahan ng luklukan ni Apostol San Pedro. Marahil matatanong po ninyo, hindi na ba nag-iisip ng mabuti ang simbahan kung bakit kahit upuan ay ating ipinagdiriwang? Ang pinagdiriwang po natin ngayon ay hindi lamang isang upuan na gaya po ng inyong inuupuan ngayon o ng isang upuan na matingkad sa bawat mga simbahan na ating nakikita, kundi ang upuan ay laging sumisimbolo sa kapangyarihan. Ang upuan ay sumisimbolo sa responsibilidad. Ang isang upuan ay kumakatawan sa isang tungkulin. Siguro po sa inyong mga kanya-kanyang mga komunidad at sambahayan, nakarinig na po kayo na mangyari ang isang taong kilala ninyo ay may upuan sa kanilang paaralan, may upuan sa gobyerno, may upuan sa komunidad, may upuan sa kani-kanilang mga kinikilos at ginagalawan. At balikan po natin ang aking nasabi, ang upuan ay hindi lamang isang bagay, kundi ang upuan ay katungkulan, responsibilidad, at marahil katayuan sa buhay. At bilang tayong mga pinaglilingkuran ng mga nakaupong mga ito, kaming mga pari, binigyan kami ng upuan para kayo ay paglingkuran sa liturhiya, sa araw-araw na buhay. Ang mga nasa gobyerno, mga nakaupong mga tao, kaya ang ating hamon sa kanila ay paglingkuran tayo. Mga taong mga nailagay sa luklukan, ang ating ninanais, sila ay bumaba at maglingkod. Pero ano po ang inaasahan po nating paglilingkod sa mga nakaupong mga ito? Narinig po natin sa ating unang pagbasa kay mula sa sulat ni Apostol San Pablo. Sinabi ni Apostol San Pedro, sinabi niya po, gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa masakim na paghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwang maglingkod. May iba nga pa pong mga pagsasali ng salitang ito na sinasabi nila na magbigay ng labos, magbigay ng todo-todo, magbigay ayon sa puso. At hindi ho ba ganito po ang mga inaasahan po natin sa mga taong mga nakaupo? Parang labag sa ating kalooban na nakaupo ang taong ito pero hindi niya maibigay yung katuwang na paglilingkod sa atin. Dalangin natin kaya natin inilalagay ang taong ito sa upuan. Bakit may mga taong inilalagay sa mga upuan para paglingkuran ang tao ay para ibigay ang isang wastong paglilingkod. Isang paglilingkod na bukal sa puso. Isang paglilingkod na punong-puno ng kaligayahan at kayang-kayang magbigay para sa iba. Paano po natin ito makikita at magagawa? Magulang ka, nanay o tatay ka sa iyong pamilya, upuan iyan. Kaya paglingkuran mo ang iyong asawa, ang iyong anak ng lubos. Nangangalaga ka ng may sakit, upuan iyan. Kaya sa pangangalaga, ibigay ang todo. Nakaupo ka sa simbahan, leader ka ng simbahan, lingkod ka ng simbahan, ibigay ang todo. Ikaw ay simpleng mamamayan, simpleng mag-aaral, simpleng tao sa buhay na ito. Luklukan iyan, upuan iyan, at ang inaasahan sa atin ang magbigay ng todo
sa ating kilos, sa ating buhay, at sa ating paglilingkod. Ngunit hindi lamang po natatapos sa pagbibigay ng ating buong puso sa paglilingkod at buhay. Nakita po natin sa kwento ng pagpapahayag ng pananampalataya ni San Pedro. Ang mga tao sa luklukan, hindi lamang magbibigay ng kanilang buong pagtugon sa atin, kundi makitas din sana natin ang isang malakas at malalim na pagtugon ng pananampalataya. Sa mga magulang muli, sana hindi lamang po lubos yung pagbibigay ninyo ng sustensya, ng karanasan at ng suporta sa mga anak ninyo habang sila ay lumalaki. Sa pagpapalaki sa kanila, lubos din po sana yung pagpapahayag ng ating pananampalataya. Sa ating lahat na nasa mga kanya-kanya nating luklukan, magandang tignan kung sa ating pagbibigay sa paglilingkod, lubos din ba ang pagbibigay at pagpapahayag natin ng ating pananampalataya. Malinaw po ito kay San Pedro. Ginawa niya ang lahat para siya ay maging isang tapat na lingkod ng Panginoon. Pero hindi natapos sa pagtugon ng lubos. Ito ay nahahantong sa mataas na pagtugon ng may mataas na pananampalataya. Mga minamahal na kapatid, tumingin lang tayo sa ating mga paligid at madaming mga tao ang mga nasa kani-kanilang mga upuan. Iniligay natin sila sa upuan, ito ay biyaya ng Diyos sa kanila, tayong lahat ay nasa ating mga upuan at responsibilidad. Ibigay po natin ang todo nating pagbibigay ng sarili at ang pagbibigay ng biyaya ng Diyos. At sa pamamagitan ng mga ito, maging malakas na pagpapahayag din ito ng ating pananampalataya. Magbibigay ako ng lubos, gayon din mananalig akong lubos. Amen. Magsitayo na po ang lahat.